Kilala mo ba to? So, yung paano? What's up sa inyo mga paa? Kung kakilala mo siya, maaaring isa ka sa kanyang mga tagahanga o kaya isa siya sa iyong mga inspirasyon. Wala ka palang silbi, ha? Walang silbi. Oo, sinapa ko ni Kong TV. Pero bago yun, alamin muna natin kung anong naging kwento. Taong 2020 na nagsimula ang pandemic na ito, doon ako nagsimula mag-decide na gumawa ng isang YouTube channel na tungkol sa teknolohiya. Kaya ng karamihan, nagsimula tayo sa pagkakaroon ng isang inspirasyon sa kanyang mga ginagawa. At isa tong taong to sa aking mga naging inspirasyon. Oo, si Kong TV, ang kilala nating kwela. Patay tayo dyan. Mapagmahal. Hindi, ito ang gusto ko. Kailangan ito. Ano to? Uy, ano to? At nagpauso ng mga katagang hilahan pataas na kung saan bawat nakakasama at nakikilala niya ay umaangat din katulad niya. Kapag may bumababa, hinihila namin pataas. Ganon. Maraming hindi nakakaalam na dati akong empleyado ng isang sikat na computer brand. At noong mga panahong yun, madalas ako manood ng videos ni Kong TV. Isa ako sa mga sumusubaybay sa kanya noong mga kasikatan ng 10 utos. Number 10! Thou shall not vape ng bayan. Vape ko, vape mo, vape nating lahat. 90s anime. At yung mga vlogs nila na tumatakbo-takbo lang sa kalsada. So ayun po ano? What's up sa inyo mga pa? Kung nagtataka kung bakit dito na naman ako nag-i-intro ngayon. As usual, no? Late na naman. At dumating sa point na nagpapapansin si Kong sa kumpanya namin dahil luma na yung laptop niya. At ayun niya, nabaling yung attention ng kumpanya namin sa kanya. Kalaunan, naging official influencer namin si Kong noong mga panahon na yun. Gumawa siya ng vlog na pinamagatang Binding Asus ROG. Sa vlog na ito, hinahanap niya ang pinangakong laptop ng kumpanya. Dito din sa vlog na ito, napasabit ang inyong record. So panoorin natin ngayon yung vlog ni Kong TV doon sa paghahanap niya ng kanyang laptop. Kuya! Kuya! So this point, hinahanap ni Junie Boy yung kanyang kuya. Kuya! Wala na talaga yata yung laptop ko. Okay, so sinabi ni Kong na wala na talaga yung laptop. Konteksto, nagsimula tong vlog na to, umalis sila sa bahay. Tapos, ang pinaka-point nila, or pinaka-goal nila is hanapin yung laptop na ibibigay sa kanila ni Asus. Ang kwento is, hindi nila mahanap kung saan-saan na sila naghahanap. Sa sulok, sa ilalim ng lamesa, sa likod ng stage, sa mga upuan, wala talaga yung laptop. Hanggang eto, nagtatampo na si Kong at mukhang wala talagang pag-asa yung laptop nila. Matagal na lang pinapaasa. Hinahanap ko na kung saan-saan pero hindi ko nata talaga matatagpuan yung feeling ko hanggang dito na lang. Jesus, asan na! Hindi ako papayag, boy. Hindi ako papayag. So, hindi ako papayag si Kong. Tatanungin na natin. Pipiliting ko sila! Sumunod ka sa akin. Hindi ako titigil hanggang di ko na ako yung laptop! Jesus! So, sa mga mapanood, ang event na ito ay ginanap sa SMX Center. Sa tabi ng MOA. Akala nyo? Ha? Akala nyo magpapapi ako sa inyo? No, my friend. Let's go. Nagigil na ako rito, boy. Itong Asus na to eh. Ang tagal ko lang hinahanap yung laptop na yun. Napakatagal niya. Ayun, may empleyado siya. Ano? Oo, lalapitan natin empleyado. Yes. Iwaka mo. Doon ka sa likod niya. Kaibigan, ayun na. Wala nakikilala ko kung sino yung payat na bata ngayon. Huh? Ganyan pala ako payat dati. No? Boss! Gotcha! Pleyado ka ng Asus ba? Nakita mo ba yung laptop ko? Kapaniwala. Ganun pala ako.
Di niya pala ako kampayat. Ang telika dito, yung laptop ba yung ROG ko na laptop? Baka nakita mo. Wala ka, hindi mo alam sir. Wala ka sir? Puro cellphone na dito. Ah, puro cellphone na dito. Wala yung laptop ko rito. Wala, wala ka pala yung silbi ha? Wala ka silbi. Okay, stop natin yun. Disclaimer po, hindi po totoong sinuntok ako ni Kong. Yan po ay kinausap muna kami ni Kong. Magkakaroon kami na split. At never nag-touch yung kanyang kamay sa aking mukha. So, konteksto, konting konteksto dito. ROG laptop yung ibibigay sa kanya, which is yung gaming laptop ni Asus. Ang pinuntahan nilang event na ito ay event ng Zenfone, kung naabutan yung Zenfone series. So, walang laptop dito. Wala kaming idinidisplay na laptop dito. Laptop is sa susunod na event pinabukasan, which is sa SM North EDSA na gagamitin. So, pagpatuloy natin yung video. Sigurado ko di mo nakita. Sigurado ko. So, ito yung iba kong kasamahan. Alam mo ba kung asa yung laptop ko? Hindi ko na alam sir eh. Ano yan? Ano natin yung binibigay mo? Zenfone 4 selfie lang. Zenfone 4 selfie? Ha! Ang ganda nito ah. Ayos to ah. Okay, so ito na. Ito yung pinaka-point ng pagpunta niya sa event talaga. Is maibigay namin yung cellphone for selfie niya. Bagong cellphone namin yan that time. Dahil influencer namin siya. Isa tong way para ma-advertise na din yung bago naming series. Lupit nito ah. Thank you ah. Pero wala yung laptop. Wala po. Wala pa rin. Wala pa rin. May police! Few inches later. So, ito na yung lumabas na sila sa SNS. Tapos, ang ganda ng transition nila dito. Ano yun? Ikaw rin, nasa bago yun! No! Baka Day 2. So, yun din po na sa SM North Edsa na sila nila. Pero hindi totoo na pinakbo lang nila yun. Sakto may bag. Talagang transition lang. Andito na ako kami sa SM North Edsa, no? Wow! Asus, ayan na! Nakulba! Pagpipindutin ko kayo lahat! Ayan na kami! Magbibihis muna kami mga kaibigan, no? Bago pa tayo matunto ng mga pari. Parami-rami yan, boy. Anda ka na ba? So, lockdown natin nung nakuha niya na yung laptop. Kasi, konteksto lang ulit. After nitong nagpunta sila sa SM North Edsa, ganun din yung nangyari. Parang ayaw talaga ibigay sa kanila yung laptop. So, ayun. Medyo bigo din siya mahanap yung laptop, pero gino-joke lang pala siya. So, ito pala yung concept store sa North Edsa. Republic of Pinoy. Laptop namin. Kapit kami ilan tayo ang gumakuha natin. Pasubok ng mouse! So technicalities muna tayo. Kung makikita nyo, yung box ng gaming laptop ni Asus or kahit anong gaming laptop is malalaki. Dahil bulky talaga ang gaming laptop at may mga freebies siya madalas. May mga bag sa loob ng box, merong mouse. Minsan may mousepad. So, dyan talaga binubuhos ng mga brands yung freebies pati mga peripherals para syempre ma-feel mo talagang gaming laptop yung nabili mo. Thank you.
isa talaga si Kong sa mga naging inspirasyon ko sa ginagawa ko ngayon. Bagamat nakikita natin ang kanyang unting-unting pagsika, ay hindi niya pa rin nakakalimutan kung saan siya nanggaling. Masaya ako at naging parte ako sa isang milestone ng iyong buhay. From isang lumang laptop, is nagkaroon ka ng gaming laptop. Kaya saludo ako sa iyo, Boss Kong. Continue to inspire more people. Stay humble and God bless you always. Happy 10 million subscribers.